konting action features, pero ganun lang. Hindi ka ba minahal ng magulang mo? Hindi lang talaga ako mahilig. Ikaw, mahilig ka ba sa mga laruan? Actually, hindi masyado. When I was growing up, ang pinaka-largest collection ko was 13 Barbie dolls. Oh, marami na yun, ha? Marami na ba yan? Marami sorry. Na yun. Pero wala pa yung sinabi sa mga toy collectors na kasama tama natin yun. Yung baga. Kasi kahit hindi na sila mga bata, ginawa na nilang career ang pagkokolekta ng mga toys. At ang mga kasama natin ngayon ay hindi basta-basta. Kasama yes. sila sa isang. At pinagdiriwang na nga nila yung kanilang 9th anniversary. At ito po yung mga collections na ipapasilip nila sa atin ngayon na makikita sa kanilang toy convention later on this month. In the next few months, ngayon pa lang meron na tayong preview. Ang dami-dami ng mga grupo dito na nagdala ng mga toys. Okay. Talagang natutuwa kami para sa mga ginawa nyo ngayon. Alright, kasama natin ngayon si Dan Castro ng Pinoy Toy Collector, yun na isang grupo. At si Mato Garcia ng Pinoy na nagmamanika. Umagang kay ganda, guys! Umagang kay ganda, guys! May fans club pala kayo sa likod. Okay, kanina. Kanina napag-uusapan yung idea ng pagkukolekta ng mga laruan. Ako kasi hindi ko naranasan yung ganung ka-hardcore na pagkukolekt. Bakit po ba kayo nagkukolekt ng toys? Ano bang nakukuha niyo doon? Well, fulfillment and nakakilala tayo ng maraming kaibigan sa pamamagitan ng pagkukolekta. Community na talaga yes. siya. Community ng toy collectors. Okay, kayo Sir Dan, ano ba yung mga toys na kinokolekta ninyo? Meron ba kayong specialization? Meron akong dala dito kagaya ng Kiss toys. Ayun. Gusto ko yun. Mm-hmm. Thank you. Mga halaw sa totoong buhay. Yes. Mga tao sa totoong buhay. At hindi ko maintindihan yung asawa ko pag dumadaan kami sa mga toy collection stores. Talagang ano, atat na atat siyang bumili ng ano. What is bakit? Well, kasi basically pag collecting yan yung ano eh yung inaasam natin when we were kids. So it brings back fond memories yes. of your childhood. Naka hardwire ata sa utak ng mga kalalakihan lalo na yung mga figurines eh okay. na mga medyo macho dating. Okay. And at ano naman yung mga pinaka ipinagmamalaki niyo dito? Meron tayo dito from the different toy collector groups like from Halimaw and Imagination Studios. Alright. And Hobby Master. Pero ang pinakamalaki natin is this one. Ooh. Yung Incredible Hulk. Pero is, sa totoo lang, ito ay half ng half kanyang scale. Actual size. Yes, so yes. Half. Yung totoong Hulk, at least yung nasa comics, 9 feet ang height. Magkano naman po ito? $1,300 according to the maker. Oh, wow. Okay. Talagang kailangan investment. Ano? Oh, investment actually, talaga. I was expecting a little bit more eh. Pero not that bad considering the size of this thing. Yeah. Okay. At ano naman ang mga pinakamaliit niyong toys? Meron tayo dito, no? This one from Micro Machines, yung Boba Fett. Okay. At ano mas pinakamaliit? Ano bang mas mahal mo, ito o yan? This one, yung Incredible Hulk. Mas mahal. Okay, kay Sir Mato naman tayo. Sir Mato, kayo po, ano ba yung fulfillment na nakukuha niyo sa pagkolekta ng mga toys? Well, basically, it's ano siya eh, parang instead na magbibisyo ka, di ba? Instead na masusunog lang yung pera mo sa kung ano nung bisyo, at least yung pera mong ginagastos, nakikita mo. Ayun. At saka nakakaalis siya ng stress. Totoo bang investment siya? Ibig sabihin, yung pag-invest ba sa mga toys, magkakaroon talaga ng returns ito? Or medyo masyadong romantic yung ganung pananaw? Meron din naman. Kasi may mga laruan na pwede mo rin ibenta na mas tumataas yung value. Pag tumatagal. Tulad nitong Barbie doll na to, alam ko ito ang pinakaluma mong laruan. Toys, no? Actually, marami namang may dala rito ng mga lumang laruan. Mm. Pero siya nga lang talaga yung pinakaluma galing sa Pinoy na nagmamanika. 1960 siya. Oh, bali, goodness. Number 4 siya na lumabas. Pinoduce siya ng 1959, wow. Tapos nilabas siya ng 1960. Okay, siguradong mahal na ngayon yan, ano? Oh, priceless, actually. Priceless. Magkano kayo yung ganun? I mean, like a rough figure. Rough figure? So, you could get her ng cheapest na ng 20,000. Wow! $1 million. And imagine what he bought it for in 1960, diba? Exactly. Or whoever, ano? Let's talk about yung other figurines naman. Like this one, ito medyo kakaiba. Parang siya yung, pambata. What is it? Siya yung pinakamahal siya. Kasi 10 piraso lang siya sa San Diego wow. convention. Ano siya, mga 150,000 pesos wow, to okay. 250,000 pesos. So parang kumbaga, dahil sa kanyang pagiging rare, ay nagiging medyo mas mahal. Expensive pag din siya. Konti lang talaga yung nilabas na laruan, mas ano siya.
mas okay. mahal siya. Ito naman isa sa mga pinakamura, no? Yeah, mga 20 pesos. Mga 20 pesos, oh. pero ang ganda na parang... Yeah, nakangiti siya parang sa presyo niya. At okay. ito naman ang pinaka-bago. Kalalabas lang siya, tung buwan na to. Okay, isang mabilis lang, Sir Dan, Sir Mato, magkakaroon kayo ng convention. Ito ba ay open para sa lahat ng mga tao, para makisilip, tignan yung mga laruan? Welcome to sa lahat. Yes. All ages. Kailan po ito magaganap? July. Okay. Abangan nyo na lang yung mga detalye para malaman nyo kung saan pupunta, kung interesado rin kayo sa mga toys. Alright, Sir Dan, Sir Mato, maraming salamat sa pagpunta nyo dito at lalo na sa ating mga grupong nagdala ng mga toys dito. Ang dami-daming mga toys. Maraming salamat sa inyong lahat. At talagang ang sarap ng feeling din actually kapag meron kang ganitong klaseng collection na may pagmamalaki mo. At speaking of collection, naku Donita, hindi basta-basa ang ginagastosan dyan. Kaya talagang kailangan natin intindihin. Ang tawag dyan ay passion. Yes. Passion for something. Passion. Ito naman po ang ating kapalaran ngayong araw. Meron ba kayong passion? Alamin po natin sa Zodiac by Zen. Umagang kay ganda. Welcome to Zodiac by Zen. Genuine astrology. Horoscopes na totoo.